Nakita nyo na yung dagat ng sapatos. Bigyan nyo dagat ng sapatos. Siguro naman ngayon makakabili na tayo. Hanap muna tayo ng panjagi. Pwede naman to, boss, no? Akating. Julius Babao Unplugged. Julius Babao. Julius Babao Unplugged. Julius Babao Unplugged. Okay, what's up mga boss? Ang sneaker natin ngayon ay yung Jordan 1 Storm Blue. Ayan, na yung lace niya is yung off-white na ginamit ko. Saan mo nabili? Nabili ko siya sa Baguio. Pero nung binili ko po ito, Jordan 1 SBB custom siya. Tapos ang ginawa ko, since yung outsoles blue tapos ito orange, parang ang pangit. So binalik ko na lang yung dating kulay niya. Yun, ginawa ko yan ng video. So magkano halaga? Sa 6,500. Okay. Front view yan o gamit na yan? Gamit na po, custom na po nila ito nun. Pants from above the ankle, syempre. Hoodie from James Charles. And ito na po, nabili ko sa Baguio din. Baguio Night Market sa may Ukay doon. Ito yung mga Vans, oh. Mga checkered. Ikutin muna natin. Lalaki talaga ng sapatos dito. Tingnan nyo. Ito. Kaso, ang laki ng size. So, tapos na tayo dito sa kwarto na to. Lipat tayo dun sa kabila. Nakita nyo na yung dagat ng sapatos. Tingnan nyo, dagat ng sapatos. Siguro naman ngayon makakabili na tayo. I-Google search nyo lang yung Central Market, P.Guevarra Street, tapat ng P.Gomez Elementary School. Ito na yun. No more further introductions sa mga fans. Itong ating next guest, syempre ang guest natin ngayon, walang iba kundi si Paolo Tomenes, sikat na vlogger. What's up mga boss? Sa mga Ukay-Ukay. Yes, Paolo. Julius, thank you. Thank you. Artista na ako. Sa mga Sir Julius. Batiin mo na yung nanay mo. Ay, nanay ko na, ito na si Sir Julius tayo. Ay, nanay. Sinasabi mong veterano, ito na, natabi ko na. Yes, oo. Oh. Pero laman siya ng balita ngayon, guys. No, medyo malungkot, no? Mamaya, pag-uusapan namin yun yung sad part ng buhay niya. Opo. Pero pag-usapan muna natin yung mga magagandang experience niya bilang isang vlogger. First of all, Paolo, paano ka ba napasok sa pag-vlog? Napasok po ako way back 2017, yung napanood ko yung video ni Idol Will Dasovich. Okay. Na in-interview nga siya ni Ma'am Corina Sanchez. Will Dasovich, vlogger. Tapos, matagal na po akong curious kung ano yung vlogger ng panahon na yun. Kasi po, sinurge ko. Studyante ka ba niyan? Apo, way back 2017, third year college. Okay. Tapos? So yun po, pinanood ko, tapos pinapanood naman ng girlfriend ko si Rans and Niana. Tapos puro English. Sabi ko, gusto ko kong gawin kaso hindi ako magaling mag-English. Tapos po, dito sa gilid, napanood ko si Kong TV. Yun, siya naman, puro Tagalog. Oo, Tagalog na Tagalog yun. Sabi ko, okay, pwede pala tayong mag-vlog ng Tagalog. Tapos yun na, tapos trinay ko na, tapos dire-diretso, tapos nakita ko na yung mga kung paano. Inaral ko na, yun. Ano yung una-una mong vlog? Naya ko lang si Kong TV, yung mga topic, yung top 10 ganito. Ah, so wala ka pang vina-vlog about sneakers noong time na yun? Wala pa po. Wala pa? Puro mga puro experience ako, sa buhay? Opo, puro ako pa lang. Puro kalokohan pa lang namin nung college.
nakita ko yung mga sapatos ko na galing sa Ukay. So sabi ko, parang kailangan kong, ito na lang kaya yung video ko na i-share ko kung magkano ko ito nabili. Kasi ang mura eh. Yung sa 200 lang, sa 250, sa 100. Tapos yun nga po, bumangon ako sa kama, tapos binibyo ko, ito, nabili ko ito sa Baguio. Yun po, parang para sa akin, kumbaga may mai-upload lang. Kumbaga lumipo. Naubusan ka ng topic eh, di ba? Opo, eh, parang ganun, parang wala na ako ma-upload, parang paano dadami subscriber ko nito. Yun po, pinakita ko lang ganun. Tapos out of nowhere, na-upload ko yung video, may nag-hate comment. Ito na nga po, di natin may iwasan. Lagi naman mayroong ganyan. Eh dati po kasi may pakialam pa ako dun. Dati nasasaktan pa ako eh. Ayun po, ang ginyari, nag-curse word siya. Tapos sabi, di naman totoo na may mga ganyang kamurang sapatos. Magkano ba? 250 po eh. 250, tapos anong klaseng shoes? Air Force One. Eh parang nga naman ang hirap paniwalaan. Kahit hindi kayo maniniwala. Oh, 250. Dun. Gamit na yan syempre, di ba? Opo, gamit na. Galing sa Ukay. Pero maganda condition. Maganda pa po. Madilaw lang nga lang yung midsole. Gusto kong patunayan na meron eh. Ayoko maglabas na para akong sinungaling. Ang ginawa ko po, pumunta ako sa monumento, inon ko yung camera ko, as nag-video ako, na para lang patunayan. Ang purpose ko lang po talaga, para patunayan na may ganun kamurang sapatos. So ano nangyari? Ang nangyari, napatunayan ko nga po, ang nabili ko nung araw na yun, tig to 200 pesos. Pagka-upload ko nung video, edi, ano na ako, okay na ako sa sarili ko. Yan, saksak mo sa baga mo, meron talaga. Yun po yung sa akin lang. Pagkalipas ng dalawang araw, first time ko may experience na magkaroon ng 20,000 views. Yung video na yun. Tapos ilan ang subscribers mo nun, nung time na yun? 300? Subscribers. Opo, subscribers. Okay, 300. Subscribers. Tapos yung first vlog mo about Ukay-Ukay, 20,000 views. Opo, 20,000 views. Wow. Tapos, di nung nakita ko po, nakita ko na agad siya as opportunity. Pinagko-comment na. Punta ka ng mga ganun po eh. Nabibigyan na sa tip. Opo, punta ka ng Alabang, meron pa doon, mura, 400 lang. Di yung ginawa ko po, pumunta ako ng Alabang. Binyay ko po talaga. Tapos, nag-video ako. Which is, minabili nga ako, 400. Tapos, pag uwi ko, edisyonary ko na, sabi ko sa rin, parang okay itong content na to. Naghahanap ka ng sapatos ng mura. Tapos, pag-upload ko, 50,000 views. Tumataas. Opo, dire-diretso na siya. Tapos, hanggang sa may isang tindahan po, kasi ito na yung secret shop. May isang tindahan sa lugar namin. Bata pa po ako, tindahan na po talaga ng sapatos yun. Kaso tagong-tago nga lang siya. Ngayon po, pumunta ako dun, sabi ko, itry ko ang videoan itong secret shop. Ang tawag po kasi talaga doon, ako lang tumawag doon ng secret shop. Kasi medyo akong mag-dota. Ang ano po talaga nun, pangalan, tindahan o kaya ni Mang Boy. Yun talaga ang pangalan. Pagpunta ko po doon, nag-video ako, yung typical na ginagawa ko sa mga sapatos, nakita po ng may-ari. Tapos, akala niya, scammer na online seller. Na pinipicture ako yung sapatos, ibibenta ko online. Ang ginawa po, pinalayas po ako. Sabi niya, hindi, bawal yan dito, si nanay niya. Bawal yan dito, bawal, alis ka dito. Pero nakapag-shoot na po ako ng mga maraming clip naman na halos 5 minutes clip na rin yun. Ang ginawa ko po, kesa masayang tong episode na to, maghanap mo na lang ako ng iba ko pa yan. Kumbaga i-convert ko na lang para hindi masayang. Yun po, tas in-upload ko rin nung kinagabihan. Kinabukasan, nagtaka daw po sila bakit ang daming tao. Yun nga, sa tindahan nila. Ngayon nagtataka si nanay, sabi niya, bakit madaming tao ngayon? Tapos sabi, tinanong daw nila, bakit? Paano niyo nalaman itong tindahan namin? Tago nga. Napanood po namin kay Paolo, sabi nung ano nga po. Sabi ng mga customer. Ano customer? Sino si Paolo? Sabi. Tapos yun nga, sabi ng tao niya, nay, baka yung pinaalis mo kahapon, yung nag-video. Yun ba yun? Tapos, yun din po, kinagabihan, tinawagan ako nung anak niya, sabi, pasensya ka na, hindi alam nung nanay ko yung ginagawa mo, kaya kanya pinalayas, pasensya na kasi kung ganun yung ganun yung sinabi niya sa'yo. Okay lang po, sabi niya, kung gusto mo, bumalik ka dun sa tindahan namin, ipapakita na namin sa'yo yung mga rare. Yun na. Bubuksan na namin yung isa kwarto na puro sa Jordan talaga, dire-direcho. Tapos ang ginawa ko po, bumalik ako, tapos
yun nga, binidyuan. Ginamit ko po tugtog yung Holy Grail. Para talagang hype yung... May production na, no? May production na. Pagka bukas, yun na, nakita ko na. Oh, may Jordan talaga 5. Mga, no, rare. Opo, meron talaga Jordan 5, Jordan 1. Saan nila nakukuha yan? Kasi ano po eh, yung anak po nila is nasa ibang bansa. Tapos naghahanap din sa mga Ukay-Ukay doon. Opo, parang ganun. Kasi po, parang ang sabi yata, sa abroad, every 3 months nagpapalit sila ng sapatos. Kaya kahit okay po, inaano na nila, inaayawan na nila. So yun nga po, pagka vlog ko, pag uwi ko, in-upload ko, first time 1 million views. Wow, grabe. Doon na po, doon na po. Ilang araw yun bago nag 1 million? Mga 2 months. 2 months? In 2 months, nag 1 million views po siya. Pero yung unang upload ko po, ano po eh, nasa 200,000 views siya in 2 days. Talagang, kasi po yung thumbnail eh, secret shop. Parang gano'n. Kumayag na sila. Parang gano'n po. Yun na po. Tapos, doon ako nakilala ng tao na Ukay-Ukay. Tapos yun, dinire-diretso ko na po. San-san ako. So, nag-average ka ng gano'ng karaming ano, views per post sa mga Ukay-Ukay? Dati po, nung bago, nung init-init pa yung content, talagang 250,000 views per upload. Pero ngayon po, pag nag-upload ako, mga 80,000 views na lang. Opo, mga babaan. Kasi po, minsan, pinabalikan ko na lang yung tindahan. Naubusan ka rin ng topic. Hindi po kasi, opo eh, kasi minsan hindi sila sabay-sabay sila. Kasi ang katwiran ko doon, maghanap tayo ng sapatos na mas mababa sa 1,000 piso. Pag pumunta po ako doon, hindi sila same. Mga sapatos 2,000. So lumalabas na po agad ako. Kasi, hindi niya na mahihit agad yung pinaka core nung content. So yun, kaya minsan po wala. So, by that time, no, na talagang nag-peak ka na, no, talagang sunod-sunod na yung mga posts mo sa mga Ukay-Ukay, doon na umabot sa mga 100,000 plus. Opo. So, anong naramdaman mo nung unang-una mo natanggap yung iyong YouTube Silver Play button? Nag-drama po ako nun. Opo. Naiyak ka? Opo eh, kasi bago ako mag-YouTube, tindero lang po ako ng The Body Shop. Ah, talaga? Opo. Talagang... As in, salesman ka sa body shop? Opo. Pagka-graduate ko po ng college, yun ang trabaho ko. Nakatayo ako dyan, sa kanto. Bumabati ako ng mga tao, hindi ako pinapansin. Yun lang, yun po ako noon. So, after 8 months, biglang ako na yung YouTuber na may 100,000 subscribers. Dun, nag-drama po talaga ako na sinabi ko na, parang pag nag-focus ka talaga, talaga meron kang pupuntahan kapag ginawa mo talaga yung gusto mo. Yun po, tapos yun, sinabi ko na yung negative is part of positive. Mm-hmm. Yun nga, kasi nga naman, kung di ako minura, kung sinong hater man yun, maraming salamat sa'yo ngayon. Dahil sa'yo! Dahil sa'yo, may Ukay shoes. Yun po, kung di niya ako minura dati, wala ako. Wala ka. Dito siguro ngayon. Baka nasa tindahan ka pa rin sa mga stores, no? Opo, nagtitinda ako ng sabon. Malaki na ba kinikita mo ngayon sa YouTube? Kung itatapat po natin sa inyo, maliit po. Mas marami ka subscribers eh. Pero ang bilang ano po, typical na opo, na Pilipino, malaki okay na. Malaki na. Ano mga pagbabago sa buhay mo simula nung tumaas na nga yung subscribers mo, kumikita ka na? Ano mga changes na nangyari sa'yo? Marami po, sa totoo lang. Madami talagang nagbago, Sir Julius. Ito po, ito pa lang eh. Itong makatabi, kita, makatabi ko si Sir Julius, yun yung pagbabago na yun. Makilala ko sila DJ Big Boy Cheng, si Boss Carlo. Opo, yun yung tine-cherish ko, hindi yung mga bagay na nabibili ko eh. Yes. Yung mga taong nakikilala ko along the way. Ang ganda, no? Dahil tuloy-tuloy na sana yung ano, yung pag-usad ng mga subscribers mo, yung panonood nila sa iyong YouTube channel. But unfortunately, naging laman ka ng balita this couple of weeks dahil na-hack daw yung account mo. So, ito na nga yung bago nating YouTube channel dahil nakita nyo naman na-hack yung YouTube channel natin na Paolo Tomenes, yung channel ko, na which is may 373,000 na subscribers. Ang nangyari sa kanya, mga boss, ang pangalan niya na ngayon, Exodus Wallet. Tapos, ang ginawa pa nung Exodus na yon, na-hack niya na, tapos nag-upload pa sila ng stream nila doon para ma-promote yung, ewan ko kung ano yung inaano nila doon. Pero yun nga, mga boss, so, bad news,
wala yung YouTube channel natin.